Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide sa umaga. Ito pong restriksyon sa interzonal travel kinokonsidera ng DILG dahil sa COVID-19 Delta variant. COVID-19 vaccine stockpile ng Pilipinas tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Agosto. Kinatawan ng ospital sa NBI na hindi sila nakatanggap ng kopya ng memoranda ng Department of Health kaugnay sa suggested retail price. Isinisirin nila ito sa mga suppliers na bigla na lamang umanong nagtaas ng presyo. Mababatid na naglabas ang DOH ng dalawang memoranda para magtakda ng SRP sa investigational drug. Base sa September 9, 2020 memorandum ay nalagay ang 100 mg ng remdesivir vial sa tinatayang 7,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Ngunit bumaba ito sa April 19, 2021 memorandum sa presyong 1,500 hanggang 8,200. Iyan ang report atid ng Yami Vitpat ang lamang. Ito si Kabrigado Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Samantalang mga Kabrigada Pilipinas at Oman, nagkasundo na wakasan na ang travel ban. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada Report. Tinapos na ng Pilipinas ang suspensyon nito sa deployment ng overseas Filipino workers sa Oman. Ito ay matapos magkasundo ang Pilipinas at Oman sa mutual lifting ng travel at deployment ban sa isang pagpupulong. Noong nakaraang linggo ay sinuspende ng Philippine Overseas Employment Administration o ng POEA ang deployment ng OFW sa Oman matapos isama ng nasabing bansa mula sa gitnang silangan ang mga Pilipino at mga biyahero mula sa Pilipinas sa travel ban. Ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia, subang-ayon ang gobyerno ng Oman na alisin ang travel ban sa Pilipinas sa ginanap na Zoom meeting sa pagitan nila ni Labor Secretary Sylvester Bello III at Oman Ambassador Mansour Mahfoud Salim Al-Manteri. Inihayag ni Olalia na nilinaw ng Omani government na hindi nila intensyon na harangin ang pagpasok ng OFW sa iba pang Filipino travelers sa nasabing bansa. Samantala, tiniyak naman ni Bello na ibabalik ng Pilipinas ang deployment ng OFW sa Oman kapag inalis na nito ang travel ban sa Pilipinas. Yan ang report natin sa atin ng Guard C. Calcium Ascorbate, Katong Healthy Achieve sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayot ng Brigada News of the Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Samantala mga Kabrigada, mga stranded na seafarers nakatanggap ng tulong mula sa ilang senador. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report! Patuloy na naghahatid ng tulong si Senator Bongo sa mga economic frontliners na naapektuhan ng labis ang hanap buhay dahil sa pandemya. Tiniyak ng senador sa mga economic frontliners na matutulungan sila ng mga programa ng gobyerno upang makabangon silang muli mula sa epekto ng pandemya. Bilang chair ng Senate Committee on Health, hinimok ni Go ang mga frontliners na huwag sayangin ang oportunidad na magpabakuna, lalo na at kasalukuyang prioridad ang nasabing sektor sa A4 category ng National Vaccination Program. Matatandaan noong Sabado, naghatid ng tulong ang pangkat ni Go sa 138 Tricycle Operators at Drivers Association members at sa 50 na stranded na seafarers na nakakuha ng tulong ngayon sa Department of Social Welfare and Development na mahagi ang team ni Go ng meals, mask, face shield at vitamins sa bawat benepisyaryo. Bukod rito, pagkakalooban din ng DSWD ang ilang recipients ng pinansyal na ayuda. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan, Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, isiniwalat po ng ilang opisyal ng ruling PDP Laban ang potensyal na senatorial ticket nito para sa 2022 elections. Sinabi po ni Eastern Samar Governor Ben Evardone, bagong halal na Vice President ng PDP Laban para sa Visayas, na isinasapinal na nila ni Pangulong Rodrigo Duterte ang senatorial lineup. Pero kabilang ho sa mga pangalan na posibleng tumakbo sa ilalim ng ticket ng PDP Laban ay sina Public Works Secretary Mark Villar, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesman Harry Roque,
Labor Secretary Silvestre Bello, Cabinet Secretary Carlo Nograles, at Information and Communication Secretary Gringo Honasan. Pasok rin sa lineup mga kabrigada ng PDP Laban ang re-electionist na si Congresswoman Loren Legarda at Senador Mig Subiri, at pati na rin ang TV personalities na sina Rafi Tulfo at Willy Revillame. Brigada Balita. Mga kabrigada, hinimok naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang mga Pilipino na bumoto sa susunod na kandidato na makabubuti para sa bansa at hindi para sa China sa susunod po na eleksyon sa 2022. Inihayag ito ng dating top diplomat ng bansa matapos niyang ihayag ang aligasyon na tinulungan umano ng China si Pangulong Rodrigo Duterte na manalo noong 2016 elections. Mababatid na sa ilalim ng termino ni Pangulong Duterte ay bumuti ang lagay ng relasyon ng Pilipinas at ng China dahil sa polisiya nito na nagsusulong ng friendlier relations na pabor naman sa economic benefits na hatid ng Beijing. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, nabigyan na ho ng emergency use authorization ng COVID-19 vaccine ng Sinovac para ho sa mga individual na edad 3 hanggang 17 taong gulang dyan po sa China. Sa isang pahayag ay sinabi ho ng Sinovac na ang CoronaVac ang nagamit na sa mga bata mula nang matanggap nito ang unang emergency use approval noong May 28. Ayon ho sa Sinovac, base ho sa resulta ng Phase 2 clinical study nito, sa 180 volunteers sa nasabing age group ay lumabas na 3 buwan matapos po ang 2 doses ng bakuna ay pumalo sa 98.9% at 100% ang seroconversion rates para ho sa low doses group at medium doses group. Dagdag pa ng kumpanya, indikasyon ito na taglay ng CoronaVac ang stable at mabuting immunogenicity mula ho sa mga bata at adolescent population. Samantala, inihayag din po ng kumpanya na aprobado na ang CoronaVac para naman sa mga individual na edad 12 hanggang 17 taong gulang. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, asahan na po ang patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa southwest monsoon na patuloy namang naimpluensya ng 2 weather systems. Ayon sa PAGASA, minomonitor pa rin ito ang Typhoon Fabian na huling namataan sa layong 740 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na pumapalo sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at magbugso naman na umaabot sa 160 kilometers per hour. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility ay ang Severe Tropical Storm Sempaka na huli pong namataan sa layong 1,090 kilometers ng extreme northern Luzon na nagtataglay naman ng 95 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa gitna at pagbugso na pumapalo sa 95 kilometers per hour. Dahil dyan ay asahan na po ang monsoon rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, ang Northern Palawan, kabilang dyan ang Calamian at Cuyo Islands, Batanes at ang Babuyan Islands. Para naman sa Western Visayas at sa nalalabing bahagi po ng Luzon ay asahan na ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Mararanasan rin po ang parehong kondisyon sa iba pang bahagi ng bansa dahil pa rin sa southwest monsoon. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Miyerkules. Sa palitan po ng piso kontra US dollar 50.60, sa Canadian dollar 39.92, Singaporean dollar 37.02, Saudi rial 13.49, sa euro 59.62, Chinese yuan 7.80, at sa Japanese yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan, sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan.
Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.